Yo, what's up mga kangwi? Kumusta? Welcome sa aking panibagong vlog. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako pala si Chris Ryan, nagtatrabaho bilang salesman sa isang bilang supermarket dito sa Saudi Arabia. Masyadong maliwanag at takpan ko nga. Yan. Okay na. Okay mga kangwi, welcome kayo sa akin channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel. Click the notification bell para updated kayo sa akin mga upload. Okay mga kangiwi, bali 3 years ko na dito sa Saudi Arabia. Congrats sa akin, naka 3 years na ako. Wow! Kayo naman. Ayun mga kangiwi, yung gagawin kong video is para sa mga kangiwi ko dyan sa Pilipinas na nagpaplanong mag-abroad dito sa Saudi Arabia bilang salesman or merchandiser para may idea lang kayo kung paano ako naka-apply dito. And i-share ko sa inyo kung paano ako naka-apply dito. Kung magkano placement fee ko or may age limit ba sila, kasi marami sa mga previous video ko may mga nagtatanong kung saan ako nag-apply tapos pa may age limit ba sila. Yan, nasagot ko naman sila pero para sa mga ibang hindi ko nasagot, tapos sa mga magtatanong pa lang, sa mga nakakapanood ng video ko, yan, ito na yung sagot sa mga tanong nyo o itatanong nyo pa lang para advance na. Ayan, tapos sasabihin ko, tapos sishare ko na rin sa inyo kung magkano sagot ko, kasi yung last na upload ko is nung last year pa. Yan, thank you sa thank you sa 9,400 nanonood sa una kong vlog. After 1 year naka 9,400. Yeah! Ang famous ko, no? Famous ba ako? Hindi yata eh. 9,400. Ay, salamat kung monetize sa channel ko. Pagkita na sana ako, kaso hindi pa. Kaya please, panoorin niyo aking mga vlog para mamonetize ako, okay? Thank you. Ayan. Saka marami nagalit dun sa vlog ko ngayon. Kasi dami ko raw pa sa kalye. Kaya idadirect to the point ko na tong vlog na to. Para sa inyo to. Okay? Ano muna tayo? Intro muna. Bye. Okay, umpisa ko na. Bali mga kangiwi, nag-apply ako dito. Kasi Baguio to Manila pa ako. Napaka-hassle, di ba, kung magbabiyahe ka na. Kung magbabiyahe ka, kung malayo ka sa Manila, kasi sa Manila lang yung maraming agency, napaka-hassle kung pupunta ka pa sa agency para mag-apply. Ang pinaka-the best way, tama yun. Basta pinaka-the best is mag-login kayo sa work abroad. Ayan, ito, work abroad. Mag-login kayo dyan, mag-attach kayo ng resume o gumawa kayo ng resume dyan. At ilagay nyo yung kung anong title yung apply nyo. Salesman, merchandiser, factory worker, o yan. Ganyan yung ginawa ko. Sila na mismo yung tatawag sa inyo pag may employer interview. O di ba, wala nang hassle, kasi lalo na kung may trabaho ka sa Pilipinas, eh di tuloy-tuloy yung trabaho mo, inihintayin mo na lang yung tawag nila. Kasi sila na mismo yung tatawag sa inyo mga kangiwi kung may employer interview. Yan, naranasan ko na yan na every day minsan may tumatawag. Minsan nga nilagay ko dun salesman, merchandiser. Minsan may tumatawag na para sa cleaner, para sa factory. Yan, kasi lahat ng mga legit na agency, makikita yung application mo kung anong login ka na doon. Sila na mismo yung tatawag sa iyo mga kangiwi. Kaya walang hassle na magpupunta ka pa sa agency para mag-fill up, mag-ganyan-ganyan. Sa akin pa yung pamasahe, di ba? Magkano rin yung pamasahe, lalo na kung malayo ka sa Manila. Kaya yung mga malapit sa Manila, walang problema. Kahit araw-arawin nila agency, mag-follow up na kanilang mga application. Ayan lang yung ginawa ko mga kangwi. Kaya naka-apply ako dito. Yun, number one yun. Mag-login ka sa work abroad. Kesa sa pumunta-punta ka sa agency. At kesa sa kumuha ka ng agent. Eto mga kangwi, hindi masamang kumuha ng agent. Kasi legit din naman sila, nakakapagpali sila. Ang the best lang dito mga kangiwi, pag nag-login ka sa work abroad, hindi mo na kailangan ng agent. Kasi pag kumuha ka ng agent mga kangiwi, hindi naman sa inaano ko yung mga agent dyan. Pag kumuha ka ng agent, is siyempre bibigyan mo sila pag nakaalis ka, pag napaalis ka nila. O sayan pa rin yung ibabayad mo sa kanila, di ba? Okay mga kangiwi, yun yung unang ginawa ko. Kaya naka-apply ako dito. Then, ang agency ko, marami nagtatanong dyan. Ang agency ko is Mariposa International Services. Yan, isearch nyo na lang mga kangiwi yung page niya, ilike nyo lang yung page niya para makita ninyo yung hiring nila, para makontakt mo din sila. Mas maganda, i-direct nyo lang i-contact sila kung gusto nyo mag-apply dito. Tapos yung qualification nila sa age, qualification nila sa age,
Bulan lang. Age, qualification nila sa edad. Edad na Tagalog ko na lang. Bulan yata ako sa S. Ayan. Is 21, ito yung pagkakalam ko kasi nung nag-apply ako. 21 to 33 years old. Yun yung qualification nila na edad. Yun. Pero kung mga kanyawis, sa ano lang, advice lang. Kung 34, 35 ka na, 36, subukan nyo pa rin kasi wala na masamang subukan. Wala na mawawala sa inyo kasi meron din naman nakakalis na kasi wala na masama na subukan. Malay mo, qualified pa kayo sa ganung edad na yun lang yung pinaka-qualification nila na edad, pero yung limit talaga sila na, miss sila na talaga yung magsasabi sa inyo kung pwede kayo o hindi. Pangatlo ito pangatlo pang kanina, ito direct to the point na to. Ang sahod ko na isa 1A. Yung unang upload ko yung first vlog ko isa 1.5 pa lang kasi basic salary talaga yun 1.5. Ay na-increase ako after 2 years. Yan na vlog ko na rin after 2 years, na-increase ako ng 300 real. 300 real. Ay ginaging 1.8 na ako. Yan 1.8 itays mo lang sa somethings na 13.40 o something, pag depende sa palitabot, hindi siya ng 25,000. Yay! 25,000. Ayun, direct to the point na yun na, mga kanyay, wala nang maasar. Then, ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga, ano pa ba yung sasabihin ko? Kapi ng ano ko? Tapos kung may placement fee sila, ayun, may placement fee kami mga kanyay, sa isang buwang sahod mo, yun yung placement fee mo. Kung sahod mo is 1.5 real, i-times mo lang sa Philippines money is 20,000, yun yung pinaka-placement fee mo dito. 20,000. Pero ikakalta sila dito yung mga kanyawi sa 3 months. Tatlong kaltasan. Kaya hindi masyadong mahirap. Tapos mga kanyawi, huwag kang mag-alangan na kung wala kang pocket money na dadalin. Kasi pagdating mo dito mga kanyawi sa, bibigyan kayo ng budget na 300 real. Okay? Ay, share ko lang mga kanyawi, hindi kami dito libre kain. Libre bahay lang yung pagkain is sa iyo. Kaya yung mga gusto nagpaplano mag-apply dito bilang salesman, merchandiser, hindi libre kain. Pag ano, tiran lang ang libre. Pero mga kanyawis, yung pagkain, mga pagkain dito is mura lang. Mga 200, 250 real is sapat na para sa budget mo isang buwan. Depende sa'yo kung gaano ka katipid o gaano ka kalakas kumain. Okay mga kanyawis, sana may natutunan kayo. Sana may natunod na kayo. Sana nakakuha kayo ng idea sa akin yung mga nagpaplano sa mga nagpaplano mag mga ibang bansa bilang salesman or merchandiser dito sa Saudi Arabia. Yan, salamat. Sana may naitulong ako sa inyo. At kung bago ka sa akin channel, sana subscribe niyo yung akin channel para kaya subscribe yung channel and click the notification bell. Okay, hanggang dito na lang yung video ko mga kanyawi, at puyat na ako. Hinihintay ko lang yung out ko, konting oras na lang at mag out na ako. Okay, ingat kayo dyan, keep safe lagi, at mabuhay. Okay mga kanyawi, hanggang dito na lang ang video. Okay, bye bye.